Hello mga mare! For today's video ay magluluto naman tayo ng laing. Nakakaiba, ayan. Ito nga palang ating laing ay medyo tuyot na, parang patapo na. Pero pag ito iniluto natin ay napakasarap. Sadyang pinatuyo ko ito para mas magandang lutuin at hindi siya madaling madurog. Kaya handa nga po lang natin itong mga mare, ating gugutay-gutayin. Ayan, gutin-gutingin muna natin yung mga dahon niya, hiwalay natin doon sa tangkay. At yung tangkay ay ating puputol-putulin. Ayan. Medyo matagal ng proseso. Masarap kumain ng laing pero kailangan mo nang paghirapan. Ayan. Ating ginugunting-gunting. Ayan, at ginayat-gayat na natin yung tangkay muna ng ating gabi. Ayan. Sunod natin yung isang bandin ulit ng tangkay. Pinutol-putol ulit natin. Yung iba nga pala mga mare, dahon lang niluluto. Pero ako, mahal kasi ang laing dito sa Manila. Kaya kasama na pati tangkay. Ayan. Pero pamparami rin naman. At saka masarap din naman may tangkay. Ayan. Ayan. Nag-gayat-gayat na natin. And then, sunod natin yung dahon. Ayan. Atin lang gugutay-gutayin. Ganyan. Gutay-gutayin natin mabuti. At ayan, tapos na ang ating laing, ihanda. And ihanda naman natin yung ating gagamitin, luya lamang at bawang. Ayan.
ginait-gayat lang natin ng maliliit. Lagyan din natin ng sili. Ayan. Ang siling pala. Ayan. Ready na. At ako nga pala ang tao mahilig maglagay ng kamatis. Kaya pagigisa natin ay may kamatis pa rin ang ating laing. Dahil mas sa akin ay mas malasa pag may kamatis. Ayan. Ayan. Ready na ang ating laing. At ito na nga pala ang ating ingredients. Ang laing, ang sibuyas, bawang, kamatis, at ito ang ating pansahog, ang alimasag. Ayan. Gigisahin muna natin siya. Lagay tayo ng konting mantika. Lagay na natin yung bawang at luya. Ayan. Halo-haloin. Ayan, pag medyo brown na, lagay na natin yung kamatis. Ayan. Medyo lutuin natin konting kamatis para madurog. Ayan. And then, sinuto natin yung ating crabs. Maliliit nga pa lang size to mga mare. Yung tamang size lang na pansahog. Hindi ko na siya biniyak-biyak o pinutol. Kasi kahit maliit, malasa na rin po yan. Ayan. Lagay tayo ng konting asin. Ng kuminta. Ayan, hinalo-halo. Ayan, simpleng laing lang nga lang pala ito mga mare. Mas masarap sa akin ang sahog ay crabs. Ayan, at nilagay na natin yung panglawang gata. Ito yung pangluluto natin sa ating crabs at laing. Ayan. Madali lang yung maluto mga mare. Madali lang siya lutuin. Ayan, inilagay na natin ang ating laing. Pag kumulo yan, para sabay na din kukulo. Madali lang malang maluto yung mga mare dahil talbos lang itong nabili natin. Kaya pinatuyo ko para hindi siya agad madurog. Ayan, takpan natin. Ayan. Paigayin siya natin ng konti bago natin ilalagay yung kakang gata. Ayan, takpan ulit natin. Yung iba nga pala mga mare, ang sahog dito usually ay baboy, daing, pero ako mas prepared ko yung crabs kasi sa akin mas malasa siya. Ayan, try nyo rin mga mare. Ayan, parang mas marami pang sahog kaysa sa laing. Mas marami pa yung alimasag na sahog. Ayan, halos di na makita yung ating laing. Ayan, at ito, konti na nga yung sabaw, kaya ilalagay na natin ang ating kakang gata. Isang buong nyug nga lang pala ang ginamit ko dito mga mare, kasya na. Kasi pag sa akin, sobrang daming gata, medyo nakakaumay siya. Ayan, saktong gata lang yan mga mare. Hindi na natin tatakpan mga mare pag nilagay na natin kakang gata para hindi siya luminaw. Para lasang lasa mo yung gata hanggang mag-evaporate siya. Ayan, nilagay natin yung ating siling pampabango. Ayan. Yun nga palang ating magic sarap is hinalo na natin dun sa ating kakang gata. Kaya hindi na tayo maglalagay ng magic sarap. Ayan.
hayaan natin siya hanggang sa medyo matuyo yung ating nilagay ng kahangkata. Ayan. Haluin natin ng konti. Bali-baliktad lang para magbalanse yung lasa. Ayan. Hayaan natin lang siyang maluto hanggang sa maiga ng konti. Hayaan muna natin maluto nga pala yung kakanggata bago tayo maglagay ng suka. Lalagyan natin ng konting suka para hindi siya nakaumay at para hindi rin agad siya mapanis. Ayan, at naglagay na nga po tayo ng 3 to 4 tablespoon ng suka. Ayan. Haluin din natin para magbalanse yung lasa niya. Mapaigihin pa natin yan. At para maluto din yung suka na nilagay natin. Ayan. Sarap nito mga mali. Try nyo rin. Sigurado magugustuhan nyo. At yan, luto na po ang ating Laing with Crabs. Ang ating lutong bahay recipe na simple at masarap. Thank you for watching at subscribe na rin po sa aking YouTube channel Lolavanz for more lutong bahay recipe na simple at masarap. Ayan. Kain na po tayo. Ang sarap nito mga mare. Bye-bye.